Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Webes, Abril 11 taong 2024. Sa ating mga headlines, itong bilang ng mga Pilipinong nasaktan sa malakas na pagyanig na tumama sa Taiwan, umakyat na sa 15. Ayon yan sa Department of Migrant Workers. Ang opisina naman ng Land Transportation Franchising and Regulator Board sa National Capital Region mananatiling bukas hanggang araw ng Sabado para maasistihan ang mga habol sa application ng consolidation ng public utility vehicle. Ito namang mataas na heat index ngayong araw, maranasan yan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang viral naman na paghablot ng dalawang vloggers sa Tarsiers doon sa South Cotabato, iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources. Mga lider naman ng Kamara, umaasa sa benepisyong pang-ekonomiya mulayan sa Biden-Kishida-Marcos Summit. Sa ating international news dahil ang Estados Unidos at Japan, tiniyak ang matibay na relasyon lalo na sa paglaban sa pagiging agresibo ng China. Sa ating balitang pampalakasan, mga weightlifter ng bansa na pasok sa Paris Olympics abay magpapahinga muna bago sumabak muli sa kanilang ensayo. Live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kabombo at Kastar Nation, nadagdagan pa ang bilang ng mga kababayan nating nasaktan ng dahilan sa malakas na lindol na yumanig sa Taiwan kamakailan lamang. Ayon sa Department of Migrant Workers, sa ngayon ay pumalo na sa 15 mga Pilipino ang napaulat nga na sugatan ng dahilan sa pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol sa naturang lugar. Gayunpaman ay tiniyak ng naturang kagawaran na agad na bibigyan ng initial medical treatment ang mga ito na at kalauna ay na-discharge na mula sa mga paggamutan at kaugnay nito ay patuloy ding sumasailalim ang mga ito sa mga follow-up, check-up at consultation. Samantala, bukod dito ay makatatanggap din ang bawat sugatang Pilipino ng 30,000 pesos bawat isa na tulong pinansyal mula yan sa gobyerno ng Pilipinas. Habang patuloy naman ang ginagawang mahigpit na monitoring ng Migrant Office o ng Migrant Workers Office sa Taipei sa kondisyon ng ating mga kababayan sa pamamagitan niya na rin ng pakikipag-ugnayan sa kanila mga kumpanya, medical authorities, Manila Economic and Cultural Office. Kaugnay nito ay patuloy din na magpapadala ng food packs, iba pang kagamitan at psychosocial support pa rin sa mga overseas Filipino workers na apektado ng naturang malakas na pagyanig. Matatandaan, nauna ng iniulat ng mga kinaukulan na umabot nga sa 12 individual ang napaulat na nasawi habang nasa mahigit 1,000 katao na rin ang naitalang sugatan ng dahil yan sa nangyaring lindol na itunuturing na pinakamalakas na lindol na tumama sa Taiwan sa nakalipas na 25 taon. Samantala, palalawigin pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa National Capital Region ang kanilang pagbubukas ng kanilang mga opisina hanggang sa araw po ng Sabado na magsimula naman sa darating na Abril at 13. Layan ng hakbang na ito na ma-accommodate ang mga driver at operator na habol sa application ng consolidation ng mga public utility jeepney. Ito ay kasunod na rin ng nalalapit na deadline ng consolidation sa Abril 30 ng taong kasalukuyan. Batay sinilabas sa datos ng office order na at memorandum circulars ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa National Capital Region, tatlong magkakasunod na araw ng Sabado magbubukas ang kanilang opisina na matatapos naman yan hanggang sa Abril 27. Nilinaw ng ahensya na tanging filing lamang ng bagong consolidation at amended application ang tanging tatanggapin sa mga natukoy na araw. Batay naman sa datos ng ahensya, pumalo na sa 80% ang consolidation rate ng mga public utility jeepney sa buong Pilipinas. Oras 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, mataas na heat index pa rin ngayong araw ang maranasan sa ilang bahagi ng ating bansa.
At ito nga ay batay sa inilabas na pagdataya ng State Weather Bureau. Makaranas ho ng pinakamataas na heat index ng araw ang Dagupan City na maaring pumaluhuyan sa 44 degrees Celsius. Susundan ito ng Palawan na maaring pumalo sa 43 degrees Celsius. Ang La Union na maaring makaranas ho ng 42 degrees Celsius maging ang Rojas City. At dito naman ho sa Metro Manila, maaring pumalo sa 40 degrees Celsius ang init o itong heat index na mararanasan ngayong araw ho yan. Samantala, kaugnay nito ay patuloy pa rin pinapayuhan ng mga kinaukulan ang lahat na huwag ho magbabad sa ilalim ng araw upang maiwasan ho itong heat cramps at maging heat stroke. Sa dagdag pang mga pagbabalita, nalinaw naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ang usapin ng Seguridad at Depensa ang pangunahing agenda ng kanilang bilateral meeting o trilateral meeting ni na Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos. Sinabi ng Pangulo na mahiwalay na bilateral meeting sila Biden at bukod yan sa nag-schedule na trilateral summit. Sa bilateral meeting nila, United States President Joe Biden, kanilang tatalakayin ang pagpapalakas ng alyansa ng dalawang bansa. Umaasa naman ang Pangulo na maging mabunga at progresibo ang kanilang pag-uusap ni Biden hinggil sa mga partnership ng Pilipinas at Amerika sa issue pa rin niya ng defense and security. Ayon sa Pangulo, layunin ng dalawang bansa na panatilihing mapayapa at malaya ang pag-alayag ng West Philippine Sea. Ang nasabing usapin naman ay bahagi lamang ng kabuuang talakayan nila ni United States President Biden at hindi naman ang pangunahing sadya ng kanilang bilateral meeting. Kabilang sa mga issue na napag-usapan ay ang himukin ng ibang mga mamumuhunan sa Amerika para maglagak ng negosyo dito sa Pilipinas. Sinabi pa ng Pangulo na umaasa siyang may uuwi siyang iba pang magagandang balita sa pagbalik niya sa ating bansa pagkatapos siya ng trilateral summit. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. With a view of promoting economic resilience and of course security, I intend to explore ways of advancing cooperation, especially in the areas of critical infrastructure, semiconductors, digitalization and cybersecurity, critical minerals, renewable energy, as well as defense and maritime cooperation. It is my intention also to exchange views with my U.S. and Japanese counterparts on various regional security issues of mutual concern, while continuing to reiterate the importance of upholding the rule of law and preserving the rules-based international order in the Indo-Pacific region. Atin pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, mga kabombo at Kasar Nation, ay kasalukuyan ang iniimbestigahan na itong Department of Environment and Natural Resources ang viral na video ng paghablot ho ng dalawang vlogger sa dalawang tarsier na nasa isang sanga sa bahagi huya ng South Cotabato. Ito ay matapos na makatanggap ng ulat ang monitoring and enforcement team ng kanilang ahensya dyan ho sa may bahagi ng Soksarjen. Ukol dito, makarang umani ito ng samut-saring reaksyon mula ho sa ating mga netizens. Makikita kasi sa naturang video na tila ba pinagkakatuwaan at pinaglalaroan ng dalawang lalaki ang mga tarsier na nooy nagpapahinga lamang sa isang sanga. Samantala, sa ngayon ay napakawala na raw imuli ang mga ito, ngunit ganyan pa man ay kasalukuyan pa rin tinitingnan ngayon ng Department of Environment and Natural Resources ang kaukulang mga hakbang sa kanilang gagawin nga hinggil sa naturang insidente. Bago sa iba pang malalaking balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pagdating sa vitamins sa mga kids, alam nyo ba na may Cherry Pearl Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis, hindi yan papayag sa basta pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pearl na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Pearl Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Malagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita,
Matapos nga ang pagkansela naman ng Department of Natural Resources dito ho sa mga Environment Compliance Certificate sa ilang lugar, particular na itong dyan sa may bahagi ng Chocolate Hills sa Bohol at iba pang protected area, abay hinamo naman ng pamalakaya ang Department of Environment and Natural Resources na isunod na rin na kansilahin itong mga reclamation projects dyan sa may Manila Bay. Gitnang grupo, dapat maging consistent sa pagmamalasakit sa kalikasan si Environment Secretary Maria Antonio Yululoy Saga. Para ho sa naturang grupo, kaya lamang kumilos ang kalihim laban sa Captain's Peak Resort matapos sa umani ito ng mga negatibong reaksyon mula ho sa publiko. Nabatid na umabot sa 22 proyekto ang isinasagawang reclamation sa Manila Bay. Kabilang sa mga ito ay nakakuha ng certificate itong 407 hectares na City of Pearl sa Maynila. Ang 650 hectares naman sa Nabota City Reclamation at 420 hectares reclamation naman dyan sa may bahagi ng Bacoor, Cavite. Para ho sa pamalakaya, mahalagang bawiin ng Department of Natural Resources ng walang kondisyon itong mga permits sa naturang proyekto upang maramdaman ng publiko ang tunay nitong pagpapahalaga sa ating kapaligiran at maging sa kalikasan. Matapos nga ang pagkansila ng Department of Natural Resources sa mga Environment Compliance Certificate sa ilang lugar, partikular na itong Chocolate Hills sa Bohol at iba pang protected area, hinamon nga ng naturang grupo na kansilahin na itong reclamation projects dyan sa may bahagi ng dito sa Metro Manila. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mga kabombo at Sir Nation, baya mas paigtingin pa nga ng Land Transportation Office itong kanilang anti-colorum drive, particular na sa inter-island travels ng mga hindi otorisadong mga sasakyan. Ito ho ang binigyang diin ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Kasunod ho yan, neto hong dinaluhan itong bagong Pilipinas Town Hall Meeting na pinangunahan naman netong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa may lungsod ng San Juan. Ayon sa opisyal na plano ng LTO na magdoblo, double time sa pag-asagawa nito ng kanilang mga pagsusumikap na mas palawakin pa nga itong kanilang operasyon sa pamamagitan na rin niya ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Bukod dito ay mas paigtingin din aniya ng kanilang kagawaran ang koordinasyon sa mga port authorities upang matiyak na walang mga colorum vehicles ang makakalusot sa inter-island travel gamit itong roll-on, roll-off vessels. Kaugnay nito ay maghihigpit din ang ahensya sa pagbantay naman sa mga terminal at mga expressways, gayon din sa pagkontrol sa key junction sa mga key cities. Samantala, magsasagawa rin aniya ng coordination meetings ang Land Transportation Office kasamho ang Philippine National Police at maging ang mga kinatawan ng Philippine Coast Guard para naman yan sa paghahanda sa mga criminal charges laban sa mga colorum na sasakyan at kanilang mga operators. Kaugnay nito mga kabombo at kasernisyon, nagbabala naman ang opisyal na pagmumultahin ng hanggang 2 million pesos at maharap sa pagkakakulong hanggang 6 na taon ang sinumang mauhuli at mapapatunayang nag-ooperate ho na mga kulorum na sasakyan. Aabot naman sa kabuang 2,620 summer diseases ang naitalang tumama sa mga persons deprived of liberty na nakapiit sa mga bilangguan ng Bureau of Jail Management and Penology itong buwan ng Marso. Batay sa pinakuling datos na inalabas ng Naturang Kamunihan, pinakamarami dito ay ang sakit na acute gastroenteritis na nagpagtala ng 1,466 na mga kaso. Sinundan ito ng 600 na mga kaso ng boils at 554 cases ng gastritis. Samantala, bukod dito ay mayroon ding 2,578 na mga kaso ng hypertension ang naitala, habang nasa 1,673 naman ng mga toothache cases ang nakaramdam ng mga bilanggo doon sa mga nasabing mga bilangguan sa nasabing buwan. Gayunpaman, sinabi naman ng spokesperson na Naturang Kawanihan na si Chief Inspector J. Rex Bustinera na inaasahan nila na mas magiging mababa ang bilang
lang ng mga summer disease cases ang kanilang may tatala ngayon kumpara sa noong nakaraang taon. Ito ay dahil na rin sa mas mababang bilang ng mga populasyon at congestion rate sa mga jail facilities na nasa ilalim yan ng Bureau of Jail Management and Penology. Mula kasi sa dating 127,000 ng mga persons deprived of liberty na naitala noong nakaraang taon ay nasa 118,000 na lamang na mga bilanggo sa mga piitan ang mayroon ngayon mula sa 482 city, district at municipal jails sa buong Pilipinas. Samantala, kaugnay nito ay iniulat din ng naturang opisyal na sa kabila ng naturang bilang mga kaso ng karamdaman na naitala naman sa mga bilangguan ay wala pa naman anya silang mga bilanggo na kinilangang isugod sa mga pagamutan na dahil pa rin yan sa matinding init ng panahon. Kasabay nito ay inihiyag din ng naturang opisyal na mayroon na silang sinasagong mga hakbang upang tugon na naman ang naturang mga suliranin kabilang na nga pag-alagay ng industrial fund at excess fund at ganyan rin ang air shaft sa mga jail facilities. Nagsimula na rin anya silang bumili ng mga gamot para sa summer-related ailments at diseases at ganyan rin ang pag-asanay sa mga nurses, recruitment na karagdag ang mga doktor, ganyan din ang patuloy na mga pakikipag-ugnayan sa fire department sakaling magkaroon man ng water interruption. Habang binibigyan din anya nila ang mga bilanggo ng health education at patuloy din ang pagkapatupad ng jail decongestion program sa naturang mga bilangguan. Oras 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita sa oras na ito, pinagpasaklolo na ang Department of Health sa pribadong sektor para huyang tumulong sa gitna yan nakikitang kakapusan ng supply ng bakuna kontra huyan sa sakit na pertussis bunsod ng naitatalang outbreaks sa mga syudad at bayan dito sa ating bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, bagamat sapat pa ay unti-unti na aniyang bumababa ang stock ng pentavalent vaccines o itong 5-in-1 vaccine na ibinabakuna kontra naman sa pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B at hemophilus influenza type B. Sa datos huyan ng noong Marso 5, iniulat ng Department of Health na tanging 64,000 doses ng pentavalent vaccines ang natitira na lamang na naipamahagi na rin sa mga lugar na may mataas na kaso ng naturang sakit. Sad naman ang kalihim na bukas sila sa sinuman na nais mag-alok nga ng tulong mula yan sa mga private sector partners nito. Iniyag din ni Secretary Herbosa na ang 3 million pentavalent vaccine doses na binili ng pamahalaan sa pamamagitan huyan ng United Nations International Children's Fund ay darating pa lang sa buwan ng Hunyo. Sa kasalukuyan, available ang DTP vaccine sa na nagbibigay huyan ng proteksyon laban sa diphtheria, tetanus at pertussis na maaaring iturok naman sa mga pasyente habang inaantay pa ng gobyerno itong bagong batch ng mga pentavalent vaccine. Samantala, kinumpirma naman ni Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Cacdoc na nakalabas na ng ospital ang mister ng Pinay na nasuwi sa sunog sa residential tower sa Sharjah, United Arab Emirates. Ayon kay Cacdoc, inaayos nila ang repatriation ng naturang Pinoy na unang nalagay sa kritikal na sitwasyon matapos ng insidente ng naturang sunog. Kaugnay nito ay tiniyak din ni Cacdoc na inaayos na rin nila ang pag-uwi sa mga labi ng nasawing Pinay. Labing isa naman na iba pang mga Pinoy ang naapektuhan din ng naturang sunog at agad na inilipat sa hotel doon sa naturang lugar. Kung maalala, inuulat naman ng Department of Migrant Workers Office sa Dubai na ang isang Pinay ang nasawi habang 10 overseas Filipino workers naman at 2 bata ang nasugatan sa sunog na tumupok yan sa isang 39 na palapag na residential building sa distrito yan ng Sharjah doon noong Abril 4 ng taong kasalukuyan. Ngayon, binisita na rin ng mga kinukulan ang lahat ng mga sugatang OFW at 2 bata upang alamin ang kanilang kalagayan at upang matukoy na rin ang mga karagdagang pangilangan ng naturang mga apektado natin mga kababayan. Sila ngayon ay nagpapagaling sa isang lokal na hotel na inaayos naman at inorganisa para sa kanila ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Sharjah.
Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Caster Nation, kumuha na tayo ng mga balita mula ho sa ating mga kasamahan. Ito hong si Senadora Amy Marcos, iginiit na tanging sa makabuluhan na dialogo lamang may iwasang lumala itong tensyon sa pagitan ho ng China at ng bansang Pilipinas. May bong detalye si Bombo JC Galvez. Tanging sa makabuluhang dialogo lamang may iwasang lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Itong iginiit ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senadora Amy Marcos. Binigyan din ni Marcos na walang saysay ang katapangan ng mga Pilipino kung hindi naman handa ang bansa dahil walang balang panlaban. Batay ito sa pinakahuling report ng Commission on Audit kung saan bigo ang government arsenal ng Department of National Defense na makapag-produce ng arms and ammunitions sa kabila ng 455 million pesos na ginastos dito noong 2023. Naniniwala si Marcos na walang weapon system kahit pang pinakamakabago ang makapagpapatigil sakaling magkaroon ng gyera. Hinimok din ng mambabatas ang pagsasagawa ng multilateral discussions sa iba pang mga claimants sa disputed water kabilang ang China, Brunei, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Taiwan sa tuwing may mga mangyayaring insidente sa pinag-aagawang teritoryo at ang muling pagbuhay sa Self-Reliant Defense Posture Program ng bansa. Samantala, pabor naman si Senator Francis Tolentino na magsagawa ng joint military drill ng Pilipinas, Australia, Amerika at Japan sa West Philippine Sea. Naniniwala si Tolentino na sa pamamagitan nito ay matitiyak ang regional stability dahil makatutulong ang joint patrol sa regional security at cooperation. Ipinaalala pa ni Tolentino na sa ilalim din ng United Nations Convention on the Law of the Sea, hinihikayat ang mga bansa na magtulungan para sa pangalaga sa karagatan bukod pa sa pagmamayapaan, siguridad at kaayusan. Kasabay nito, dapat anyang ipagpatuloy ng bansa ang pagpapalakas ng ating defense alliances at bumuo ng non-defense treaty alliances sa maritime countries tulad ng Norway, the Netherlands at Chile. Kasi yung UNCLOS, kahit saan natin pagbalibalikta rin, Article 123 of UNCLOS encourages states to cooperate in the conservation and management of living resources in the high seas. And Article 94 of UNCLOS states that it is the duty of states to cooperate in the maintenance of peace, security, and good order in the oceans. Maintenance, Article 94 of UNCLOS states that it is the duty of states to cooperate in the maintenance of peace, security, and good order in the oceans. Yung pagsasama-sama, pagsasanib-sanib ng dalawang destroyer, isa buhat sa Australia, isa buhat sa Japan, dalawang barko ng Pilipinas at yung USS Mobile, ito na yun. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, kumpiyansa naman ng mga leader ng Kamara de Representantes na magbebenepisyo ang ekonomiya ng ating bansa sa nakatagdang trilateral summit bukas ni United States President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. na kanilang inaasahan na magkasundo ang tatlong leader na palawakin pa economic operations dahil malaking bagay ito para mapalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas kung saan magbubukas ito ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Sa panig naman ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, ang Estados Unidos at Japan daw ay ang mga biggest trading partners ng Pilipinas. Para naman kay Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez, tulong sa sektor ng militar at pinansyal ang maaasahan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos at maging sa Japan. Bukod naman sa benepisyong pang-ekonomiya, sinabi nila Gonzales, Dalipe at Suarez na makakatulong din ang pagpupulong sa pagkapanatilihan ng kaarusyan sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ipinunta naman ng mga mambabatas na ang West Philippine Sea ay isang mahalagang pandaigdigang ruta ng kalakalan. Kaya nararapat lamang panatilihin ang kapayapaan at freedom of navigation sa nasabing rehiyon. Oras, 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At
At sa karagdagan pa ang mga balita sa oras na ito, naniniwala ang isang party list lawmaker na ang Japan ang isa sa maaaring mapagkuhanan nitong pondo para yan sa muling pagbuhay ng Bicol Express train lane. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan, na ikonsidera naman na gobyerno ang Japan na patuloy na nagbibigay ng alok sa mga highly concessional financing package sa Pilipinas, particular na itong sa mga big ticket infrastructure project ng pamahalaan. Sinabi ho ng mababatas na itong JICA concessional loan terms ng Pilipinas ay nananatiling competitive, kung saan sapat ito para yan sa Department of Transportation na isaalang-alang ang Japan bilang isang viable funding option sa pagpupondo yan sa muling pagbuhay nitong Bicol Express rail line. Tinatayang nasa 142 billion pesos ang gastos para yan sa unang bahagi ng reconstruction ng kilalang Bicol Express Railway na kilala rin bilang South Long Haul Project. Punto pa ng kongresista na hindi lamang itong pagtugon naman sa traffic congestion sa Metro Manila ang tututukan ng gobyerno, kundi itong pagpapalakas sa mga transportation infrastructure sa labas ng National Capital Region. Naniniwala si Yamsuan na ang pagbuhay sa Bicol Express ay tugon din para maibsan itong matinding traffic patungo yan sa may bahagi ng South Luzon. Aniya, ang bahagi ng South Long Haul Project ay maaring pondohan ng official development assistance na mula sa Japan, at ang iba pang bahagi maaaring pondohan sa pamamagitan naman yan ng tinatawag na private-public partnership mode. At patuloy naman na nanawagan itong mambabatas sa kanyang mga kasamahang mga mambabatas na suportahan itong muling pagbuhay nga ng Bicol Express Rail Line. Samantala, target naman ngayon ng gobyerno na i-take over ang pamahala sa Manila Cavitex Toll Expressway Project, o mas kilala bilang Cavitex. Kaugnay nito ay naghain na ang Public Estates Authority Tollway Corporation ng petition sa Court of Appeals na layong bawiin sa Cavite Infrastructure Corporation ang pamahala sa operasyon ng naturang proyekto. Sa isang pahayag, sinabi ng Public Estate Authority Tollways Corporation na nagsimula ang operasyon ng prangkisa ng korporasyon noong 1998 na napaso na. Batay naman sa inihaing petisyon, hinili ng gobyerno na maglabas ng writ of mandamus ang Court of Appeals para ibalik ang naturang expressway sa pamahala at operasyon niyan ng Cavitex sa gobyerno. Kabilang naman rito ang pangongolekta ng tollway. Batay sa kasunduan ng operator ng tollway, ay siyang mangunguna sa pagkapagawa ng hanggang apat na phase o segment. Kapalit naman ito ang 10% na gross income na mapupunta sa pamahalaan. Sinabi pa ng Public Estates Authority Tollway Corporation na tuluyan na napaso ang kontrata ng korporasyon noong nakaraang taon, habang nabawi na ng tuluyan ng nasabing operator ang kanilang investment. Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaking benepisyo sa ekonomiya ng bansa ang itatayong Bataan Cavite Interlink Bridge Project na makatutulong din sa pagluwag ng trapiko ngayong sisimula na itong mga major infrastructure projects sa ating bansa. Ayon sa punong ehekutibo, magiging mura na ang pag-transport sa mga goods at maging ang pamasahe ng ating mga commuters. Kinumpirma din ng Pangulong Marcos na nagsimula na rin ang pre-engineering at pre-planning para yan sa nasabing mga proyekto. Subalit ayon sa Pangulong Marcos, ang downside ng nasabing proyekto ay matatagalan ito ang construction, dahil ito ay isang 32-kilometer bridge, pangalawang longest bridge sa buong mundo. Kinukonsidera din ng gobyerno ang Panay Guimaras Negros Bridge na magbukas sa rehiyon sa mga negosyo at iba pang mga oportunidad. Ay naman ka Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na kanilang inimbitahan ang mga international contractors na may sapat na eksperyensya sa pagtatayungan ng nasabing major infrastructure sa Luzon at Visayas. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay proyekto ho ng Department of Public Works and Highways sa pakikipagtulungan ng Asian Development Bank. Bombo International News.
Nagkasundo sa na United States of America President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na sanat ng pagkakaroon niya ng new era na United States-Japan strategic cooperation. Sa ginawa ng pagbisita ni Kishida sa White House, ilan sa mga proyekto na kanilang natalakay ay ang pagtutulungan nila na makagawa ng missile o missile na siyang magdadala naman ng tao sa buwan. Hindi nakaligtas ang ginagawang pangaharas ng China sa rehiyon ng Salang Asya. Samantala, mga kabomba at consternation, tiniyak naman ni Biden na magpapatuloy ang kanilang pagtutulungan, lalo na sa ekonomiya. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni United States President Joe Biden. Together, our countries are taking significant steps to strengthen defense security cooperation. We're modernizing command and control structures, and we're increasing the interoperability and planning of our militaries so they can work together in a seamless and effective way. This is the most significant upgrade in our alliance since the end of, since it was first established. I'm also pleased to announce that for the first time, Japan and the United States and Australia will create a network system of air, missile, and defense architecture. We're also looking forward to standing up a trilateral military exercise with Japan and the United Kingdom. And our AUKUS defense partnership with Australia and the United Kingdom is exploring how Japan can join our work in the second pillar, which focuses on advanced capabilities, including AI, autonomous systems. All told, that represents a new benchmark for our military cooperation across a range of capabilities. Mga kabombat consternation, atin pong napakinggan ang bahagi ng payag ng United States of America President Joe Biden. Kabombo at consternation, sa pagkakatong ito ay nasa linya na ng ating komunikasyon ang presidente at tagapagsalita ng Volunteers Against Crime and Corruption. Walang iba si Ginoong Arsenio Boy Evangelista at tatalakay natin ngayong araw. Ito hong naging desisyon ng Supreme Court hinggil ho dito sa pagbibigay ng good conduct time allowance dito ho sa mga heinous crime convicts. Magandang umaga ho, Sir Arsenio, at welcome ho sa aming programa. Good morning, magandang umaga sa iyo, Victor and Mardine. Mm-hmm. Greetings of peace, justice and truth. Mm-hmm. Ginoong Arsenio, bilang pinuno nito hong anti-crime group, ano po ba ang inyong saloobin dito hong sa kamakailang desisyon lamang ng Korte Suprema na payagang makapag-avail nito hong tinatawag na good conduct time allowance kahit na ito mga heinous crime convicts? Alam po niyo, no, this is really a sad day for all victims of injustice. Because yung Supreme Court decision na po ito eh napaka-insensitive, napaka-unfair dun sa mga victims of injustice, lalo na yung mga biktima ng karumal-dumal na krimen, ano, na ang tingin namin dito sa decision na to eh pro-criminal, it is not pro-victim, and nababahala rin po kami dahil this will be sending a very strong message na pwede tayong mag-commit ng major crimes. Anyway, meron tayong isang paraan, avenue, which is the GCPA nga, ano, na sinabi ng Supreme Court na lahat, kahit ang service of sentence mo is reclusion perpetua or 40 years imprisonment, eh pwede kang makakuha ng credit. Nag-worry po kami, alam naman natin, yung culture of corruption sa mga agencies, especially nakita naman natin no Blue Ribbon Committee, yung Senate hearing headed by Senator Gordon that time, 2019 September, na kung saan nakita lahat natin ang mga flaws, yung mga butas, yung mga VIP treatment inside the Jubilee prison. Lumabas po ito dahil there was a pending release of then Mayor Sanchez o Antonio Sanchez of Calawan, Laguna, kung saan ang service of sentence niya is 100 plus years for the rape murder of two UP students in Los Baños. So in-avail po niya yon, kaya may pending release siya that time. Buti na lang naagapan natin. So ang batas po, simpleng-simple, pag ang hatol mo habang buhay na pagkakulong in the absence of death penalty, you cannot get any credit at all, no, not even a minute of credit. You have to serve it in full. At kaya nga nakakalungkot, in our case
kami mga biktima. Nakita nyo, in my case, lumabag po ako almost 13 years. Last year ko lang po nakuha yung conviction doon sa promulgation namin. Ano? Yung anak ko po, alam naman nyo, pinatay, binalin sa ulo, at sinunog pa, almost beyond recognition. So, where is fairness here sa decision na to? Ang masamang mensahe po nga nito, baka yung mga ibang victims, hindi natatayo, hindi nalalaban. Ang tanong sa Supreme Court, is it really worth it fighting it out? 13 years, tapos bibigyan mo ng paraan, avenue, para makalaya ng mas maaga. So, we victims, we feel na ano dito, no, because of this court decision, we feel that frustrated. Alam po nyo, hanggang ngayon, we are crying, grieving for justice. Kasi nga, ang pananaw nga namin, umayag na nga kami walang death penalty, tapos bibigyan mo pa naman ng paraan to, another avenue. Just saying, yun po ang somehow major position ng VACC, how we feel tungkol dito sa Supreme Court decision na po na ito. Sir Boy, may katanungan rin ng aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene? Mm-hmm. Mang Boy, I understand po inyong mga sentimiento at maging inyong binupunto pahingit po dito sa nasabing issue. Pero sa halip po ba na pagibigay ng good conduct time allowance, ano po yung mga pwede pang ibang option ng korte laban po sa mga sangkot sa mga heinous crime, Mang Boy? Bombo Marlene, basta we follow the original law, which was filed, crafted by no less than Miriam Defensor. Doon yung batas na po yun, may reformation po yun. But then, for other less crimes na ang sentensya po is less than 40 years old, 40 years ang service of sentence. So, ngayon, bakit binago pa ng Supreme Court ang hinipo nila yung implementing rules and regulation kung saan gusto nila makasama yung mga karumal-dumal na krimen doon sa makakuha ng credit. Yung ngayon, ang tanong nga natin ngayon, ano, handa na ba tayong humarap? Tanong ko sa Supreme Court, ready na ba tayong humarap or makipag-blend, makasama itong mga local terrorists, ang pinatay is more than 10. Itong mga rapists, nagre-rape ng bata, yung pumapatay, kumikidnap, hold the robbery in the process, sinusunog pa nila yung biktima nila. Siguro naman, ang point lang namin po dito, yung dapat, iserve mo muna yung 40 years. Baka by then, you are qualified, eligible to mingle with us, makasama natin. Ma-imagine mo ba kumakain ka sa isang restaurant? Uy, si ano yun, no? Yan yung sumusunog ng tao, pinapatay nila. So parang unfair, di ba? It is sending a message. Ang tingin po namin, lalo na sa local terrorists, may idealism yan eh. Kahit bigyan mo ng, palayain mo na mas maaga, gagawa't gagawa yan because of their idealism. Doon sa mga well-organized group, pag yan, pinakawalan mo yan, magre-regroup yan. Kasi nawalan sila ng hanap buhay, then they will threaten those who filed cases against them. In my case, yung state witness ko together with two male persons, pinatay nila, dinukot, tinapon sa Cavite from Pampanga. Yung judge na nag-promulgate to doon sa isang akusado, kay Raymond Dominguez, pinatay yung judge noon, finalan sila ng kaso for the death of ano, kaya lang hindi nag ano, no? Anyway, ito yung mga sinasabi ko. Ready na ba tayo makasama sila? Yun ang malaking tanong namin sa Supreme Court. Kasi nga dapat feeling nga natin dito nagkaroon ng public consultation sa ibang multi-sectoral members ng society, na dyan yung Tribibia, na dyan kami, mga victims of injustice, at least dapat natatanuman lamang nila para makuha lang nila yung position namin, how we feel. Na dyan yung mga retired judges, prosecutors, and even LEAS, yung mga law enforcement agencies, mga police. Unfair din po to sa police, sa judge. Yung judge nag-promulgate, pwede silang balikan, naghatol ng conviction.
yung mga pulis na nag-witness, umaresto dito from day one, nag-testify, nag-witness sa court for 12 years, talagang sinumpaan nila, pinanindigan nila, pwede rin silang balikan dito. At ano mapifeel ko kung law enforcer ako? Ako nag-plano from day one, na-aresto. Tapos makikita ko po ito, itong mga pinaghirapan ko, makakalabas na mas maaga dun sa tamang sentensya. Masakit po yon sa law enforcement. Sasabihin na lang ng police, bakit pa ako mag-witness dyan? Total, at the end of the day, makakakuha rin ng mga benefits yan. Baka balikan pa ako yung grupong yan, magtanim ng sama na loob. So, itong Supreme Court decision, maraming, maraming mensahe na hindi maganda na parating sa ating lahat, sa law-abiding citizen. Napaka-unfair ang isang sigurado po dito. Ang biktima, mahal namin sa buhay, is 6 feet below the ground. Samantalang sila nakakakuha pa ng ganitong treatment, credit para mabawasan yung service of sentence nila. Bombo Marlene. Okay. Mang Boy, after this decision po ng Korte Suprema, pahingil po dito sa pagkapatupad ng Good Conduct Time Allowance Policy, may mga kinukonsidera po ba kayo na pwedeng imungkahi man lang dito po sa ating mga mambabatas para maisulong po kahit paano yung pagbabago sa criminal laws ng ating bansa, Mang Boy? Oh, tama po yun. Just to update you, inform you, kachat ko si dating DOJ DOJ Justice DOJ Minardo Guevara, no, siya yung Secretary of Justice during that time, na kung saan nga nagkaroon ng 9 public hearings committee o a blue ribbon committee ni Senator Gordon, na sinasabi nga ni Supreme Court na naabuso ni DOJ yung power niya hindi in-include ang GCTA para sa mga convicted felons of 40 years nga ang sentensya. So ang plano na, nung kachat ko siya, ang sinasabi niya, the soonest he gets a copy of the decision, they will file a motion for MR, motion for reconsideration, na baka naman i-overturn ng Supreme Court yung decision. Ngayon, doon sa tanong nga, baka it is also feasible kung hindi makuha sa MR, it is also feasible to file a amend the law through judiciary executive, no, legislative actions para mabago nga yung IRR at maibalik doon sa dating yun yung mga options. Now, ang DCC will submit a position paper. Mag-meeting nga kami after this interview with our volunteer lawyers. Pag-uusapan namin yung action nga, kung ano ba ang mga legal remedies para ma-overturn itong Supreme Court decision, Bombo Marlin. And with that, mga boy, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga manonood at maging sa aming mga tagapakinig. Oh, Bombo, maraming salamat sa Bombo Radyo at for giving us this platform for us victims na ma-share po namin yung position namin regarding this unfair, insensitive, pro-criminal Supreme Court decision. Salamat po. Buhay po kayo. Kabombo at Kastarnation, nakapanayam natin ang presidente at tagapagsalita ho ng Volunteers Against Crime and Corruption President na si Mr. Arsenio Boy Evangelista. Kabombo at Kastarnation, sa iba pang mga maiinit na balita, abangan maya-maya lamang. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time.
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan. Ito hong San Juan City drug free na matapos nga na malinisan itong buong barangay. May buong detalye si Bombo Juvino Galang. Nakatakdang hilingin ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa Department of Interior and Local Government na kung maari ay ideklara na ang kanyang lungsod na drug-cleared city. Sinabi ng alkalde na tuluyan na nila kasing napuksa ang mga drug trade activities at cleared na rin ang lahat ng barangay ng kanyang lungsod. Tayo po sa San Juan, we have the lowest crime volume in Metro Manila. Tayo po ang lungsod din sa Metro Manila. No? In fact, nag-iisang lungsod sa Metro Manila kung saan 100% po ng ating barangays ay drug cleared na. Kaya tayo po ay nasa proseso na ng pag-apply bilang drug cleared city dito po sa National Capital Region. Ang nasabing mga magagandang ginagawa niya sa lungsod para maiwasan ang illegal na droga ay kanyang ipapamahagi rin sa ibang mga lungsod sa Metro Manila bilang siya ang Pangulo ng Metro Manila Council. Ano po bang epekto kapag drug cleared na ang isang city o ngayon no, 100% ng ating barangays ay drug cleared? Anong effect nito sa atin, sa ating lungsod? Una-una, ang ating mga mamamayan, siyempre masaya sapagkat na sila po ay namumuhay ng tahimik at payapa, mababa ang krimen, ligtas, pwede maglakad kahit saan man sa gabi, at safe po, no? Very safe ang San Juan. Of course, this is something we have to sustain. Di naman po tayo nagpapabaya, tuloy-tuloy ang efforts natin upang mapanatili ang status na ito. At tumataas din ang ating property values at mas maraming namumuho ng mga negosyante. At yan po, kitang-kita na natin ngayon na marami talagang mga bagong negosyo nagbubukas. Itong mga anti-drug abuse programs natin ay nakakatulong talaga upang tumaas lalo ang kumpiyansa ng ating mga mamamayan at siyempre ng mga negosyante natin na talaga nagtitiwala po sa ating lungsod ng San Juan. Kaya ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Oras, 14 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. At sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito hong paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy abay naging pahirapan ayon huyan sa hepe ng Police Regional Office 11. May buong detalye ang Bombo Radio Davao. Inamin ng hepe ng Police Regional Office 11 na naging hamon ngayon ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Brigadier General Alvin Delvo, PRO 11 Regional Director, na dahil sa malawak na network ng mga kaibigan at logistics ni Kibuloy, naging pahirapan ang pag-aresto sa kanya ng mga otoridad. Gumamit si Kibuloy ng mga pribadong jet, kabilang isang Cessna Citation Sovereign Private Jet na nag-ground sa Hawaii noong 2018 matapos matagpuan ang mga tambak na pera at mga piyasa ng baril sa loob ng eroplano. Hindi sinasabing pagmamayari ng Televangeles ang pribadong eroplano na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $15 million, ngunit aniyay pinauupahan ito ng pastor. Sinabi ni Delvo na mananagot din ang sinumang magtangkang itago si Kibuloy sa mga investigador at sa mga nagpapatupad ng warrant of arrest nito. Dagdag pa na walang reward money na matatanggap ang sinumang makakapagturo sa huling lokasyon ni Kibuloy, ngunit posibleng ipatupad ang citizen's arrest. Inamin din ng PNP na hindi armed and dangerous si Kibuloy kahit nagmamayari ito ng 19 na armas ay hindi siya tinuturing na armed and dangerous ng pulisya. Matatandaan ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado ay nakipagpulong sa mga opisyal mula sa Davao City Police Office, PRO 11, NBISMRO, 103rd Infantry Brigade, CIDG at Task Force Davao para talakayin ang pagsisilbi sa mga arrest order sa Senado laban kay Kibuloy. Kinumpirma ni Delvo na nananatili sa lungsod ang opisyal ng OSA sa pangungunan ni na Director 3 Manny Parlade at Director 2 Gil Valdez
at tutulong sa paghanap kay Kibuloy na magkasamang pinasok ang tatlong properties nito sa Tamayong, Kalinan at Buhangin nitong lungsod at sa rest house nito sa Samal Island. Sa amin, sabi ko nga, I am directing all the intelligence units to really double their efforts in looking for Pastor Apollo Kibuloy. And also, their lawyers, we are reaching out to them na yung client nila will be brought out in the open to face these charges. Anyway, it is available offense. Yan ang ulat mula simpila ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabarte para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Samantala, 4 na kataon naman kabilang isang Canadian national nasawi dahil yan sa rabies mula sa aso doon sa Isabela. Provincial Veterinary Office umapela naman na nakipagtulungan sa kanilang isinasagawang vaccination contra rabies. May pag-ulat dyan ang Bombo Radio Kawayan. Nakapagtala na ng 4 na pagkasawi dahil sa rabies ang Provincial Veterinary Office dito sa lalawigan ng Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Provincial Veterinarian Dr. Belina Barbosa, ang pinakahuling nasawi ay isang Canadian national na mula sa Barangay Alibago, City of Ilagan na nag-aalaga ng nasa higit 40 aso na may iba't ibang breed. Kamakailan lamang nang natuklasang positibo ito sa rabies, subalit na pag-alaman na makailang ulit na itong nakagat ng aso subalit hindi umano ito nagpapagamot. Matapos nilang matanggap ang ulat ay agad silang nagpadala ng team para magsagawa ng vaccination sa bahay ng biktima para mabakunahan ang lahat ng mga alaga nitong aso. Sa ngayon ay may sapat na pondo ang pamalampalalawigan ng Isabela para makabili ng bakuna para sa lahat ng mga alagang aso sa buong lalawigan. Karaniwang mga nasasawi dahil sa rabies ay ang mga pasyenteng hindi agad kumukonsulta kung sila ay nakagat ng aso at ipinagsawalang bahala ang nararamdamang sintomas. Ayon pa kay Dr. Barbosa, nauna na silang nagtungo sa mga barangay para magbakuna ng mga aso subalit napansin nila na may ilang pet owner ang walang kakayahan na mag-alaga ng aso. Paalala niya sa mga foreparent, pet owner, so pet lover na pagtungtong pa lamang ng alagang aso sa 3 buwan ay dapat pabakunahan na ang mga ito para maiwasang lumaganap ang sakit na rabies na hindi lamang sakit ng aso dahil nakakahawa rin ito sa mga tao. Meron na 4. Actually, last week, sir, meron namatay taga dito sa Alibago, Ilagan. Canadian citizen daw na nakatira na dito sa akin. And 40 dogs yung kanyang inaalagaan. And then nakakagat daw siya ng aso pero parang hindi siya nagpapabakuna. And last week nga nagpagamot siya, yun, napag-alaman na positive siya. Yan ang report mula sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Ezekiel Kilang para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Ang alkalde naman ng Cebu City, Abay Tutol, natanggalin. Ito hong head ng Cebu City Agriculture matapos nga na makita ng mga konsihal na palpak itong pamahalan nito sa mga magsasaka na naapektuhan huyan ng umiiral na El Niño phenomenon. May bong detalye ang Bombo Radyo Cebu. Dismayado si Cebu City Councilor June Alcover, ang chairman ng Committee on Agriculture, sa pagdutol ni Cebu City Mayor Michael Rama na tanggalin si Joey Baclayon bilang head ng Cebu City Agriculture. Sinabi ni Alcover na kitang-kita ang mga kamalian ni Baclayon at magbibigay din ito ng masamang imahe sa alkalde. Ayon sa kanya, 11,000 magsasaka sa kamundukan ng Cebu City ang labis na naghihirap sa epekto ng El Niño phenomenon. Ngunit ngayon palang kikilo si Baclayon, gayon din ang pamahalaang lungsod. Kaya naman tiniyak ng konsihal na hindi ito titigil sa pagpuna sa mga kamalian ni Baclayon hanggat hindi naiintindihan ni Mayor Rama na hindi biro ang nararanasan ng mga magsasaka sa kabundukan. Sa inilabas na pahayag ni Rama, mariin itong sinabi na malaki ang kanyang tiwala kay Baclayon kaya naman hindi niya ito papalitan. I can have their call, but I have my management prerogative, mayor's prerogative, and my department head should stay.
unless they would now be helping Joey Baclayon as the overseer, then early he started the assistant overseer, then maybe John Alcover, the deputy mayor for agriculture, then assistant deputy likely might be Joey Pisguera or another deputy to help John Alcover. Then I would look at Colin as the Mary Angelo Santos. So if that set up augurs well for them, but they have to be hands-on because the mayor is hands-on. Ating napakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Jonna Cañete, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Samantala, isang pare naman doon sa Poland na naging kontrobersyal dahil sa sex party sa kanyang apartment kasama ang male prostitute, hinatulan ng 18 buwan na prison sentence. May pag-ulat dyan ng Bombo Radio Iloilo. Makukulong sa loob ng 18 buwan ang isang pari sa Poland matapos hinatulan ng korte na guilty sa mga kasong kaugnay sa drug-fueled sex party sa kanyang apartment. Ang pari na ito ay officially identified na si Thomas Z dahil sa Polish privacy laws na involved ito sa naturang national scandal sa Poland noong Agosto 2023 na siyang dahilan ng resignation ng local bishop sa puesto. Ayon kay Bombo Neva and Shripido Kessler, international correspondent sa Warsaw, Poland, guilty ang naturang pari sa sexual offenses, pag-supply ng droga at hindi nito pagbigay ng assistance sa taong nasa panganib ng buhay. Matanda ang iniulat na nang isinagawa ang sex party sa apartment sa Southwest Poland. May male prostitute na nag-collapse dahil sa droga, ngunit hindi pa umano pinapasok ang paramedic sa naturang apartment ng pari. Maliban sa prison sentence, pinapabayad rin ang pari sa damages. Naging pribado rin ang trial ng kaso sa Poland dahil sa nature ng naturang kaso. Wala ring appeal kasunod ng pagbaba ng korte ng naturang hatol. The victim had taken many erectile dysfunction pills. An ambulance was called, but when paramedics arrived, they were refused entry and were only able to administer aid after police arrived. The priest, referred to as Tomasz Z, was sentenced for sexual offenses, supplying drugs, and failing to provide assistance to a person in danger of loss of life or serious bodily harm. Si Bombo Neva and Shribido Kessler, international correspondent ng Bombo Radio sa Warsaw, Poland. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ang Olympic-bound weightlifter na si Vanessa Sarno abay ginumong motivation ang mga hindi naniniwala sa kanya upang galingan sa Paris Olympics. May buong detalye ang Star FM Bacolod. Ginawang motivasyon ni Vanessa Sarno ang hindi naniniwala sa kanya upang galingan ang performance nito sa qualification game sa IWF World Cup na ginanap sa Phuket, Thailand. Nakapagbuhat ito ng 245 kilograms at nagset ng national record ng 110 snatch papunta sa 5th place finish sa women's 71 kilogram division. Sa kabila ng kinapos ito ng 4 kilograms sa qualification best na 249 ay makakapasok pa rin ito sa Olympics matapos na siya ang naging panglima sa Olympic qualification rankings papasok sa IWF World Cup. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay samahang weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevelia na magiging sunod-sunod ang kanila magiging training upang mapagpatuloy ang momentum ng mga ito. Lahat training, every day, walang Christmas, walang birthday hanggang mag-Paris Olympics. Hindi pwede. Kasi kalaban mo mundo. Hindi lang Pilipino, kalaban mo dito, mundo. Kalaban mo taga-Europa, taga-Amerika, taga-South America. At lahat yan, mga taga-Afrika, panay, gutom din. Lahat yan, gutom din. Hirap. Naghanap din ng pera. Kaya kailangan laban ng Pinoy gaya ng ginawa ni Aydelin sa Tokyo Olympics. Naasahan naman na sasamahan ni Sarno ang kasamahan nitong weightlifters na sina Elrin Ando at John Siniza sa Paris Olympics kapag opisyal nang iaanunsyo ang listahan ng mga maglalaro sa Paris.
At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang host sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 56.49 pesos, ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7.22 pesos, ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 41.93 pesos, habang ang Saudi Arabian Rial ay katumbas ng 15.08 pesos, at ang Euro ay katumbas naman ng 61.32 pesos. Ang datos ito ay batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at Kasir Nation, bago ho ang ating Orasyo Imperata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban ho sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matunghayan ng ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para ho sa mga kanagdagang mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon, abay ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. At para ho sa ating mga kababayang mga Bisaya, syempre nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, maging ang Bombo Radio General Santos. At sa ating mga kababayang mga Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabomba at Kester Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo!